Hopelessness is for people who do not believe in God. Because if you believe in God, He is the object of hope. Therefore, since there is God, there is hope. It is not our effort there, no? And it's not even our initiative to look for God. Because God is the one looking for us, searching for us. The first plan was to put up facility-based rehab center. During the time, I was very skeptic. Problema yan. Kasi I've been to a rehabilitation center. Hindi ganun kadali mag-set up ng rehabilitation center. So after a series of meetings with the government officials, DILG, DOH, PNP, maraming ganyan, ano? Lumabas yung community-based rehab. Bakit? Kasi napakaraming mga surrenderers, no? Surrenderers, we call them. Lumapit kami kay Cardinal Tagle, so na-establish tong San Lakbay program. Hindi siya rehab, eh. It's recovery and restoration. Actually, ang ginagawa lang naman namin is bigyan sila ng liwanag, yun lang. Inibigay namin sa kanya yung liwanag at yung mga kaalaman para makapag-desisyon sila ng malaya. Kung kailangan ba sila magbago o hindi. Kung kailangan sila magpatuloy sa ginagawa nila. And we leave that decision to them. When I was in school, during high school, I used drugs, but I was not addicted into it. But when Shabu came, 1984, so that's when we started. So I got addicted to it for 10 years. I was in and out of rehabilitation centers and imprisoned, incarcerated. I never cared about my future. So much less, I never cared about being a religious. Until one time, I was about to go abroad just to escape everything. It was a condition by the judge. They will archive my case. So I agreed to that para lang matapos ang usapan. So dun muna ako sa Manila habang inaayos yung papers ko. Nainip na ako. Medyo lagi lang ako nakatago. But at the same time, kahit nakatago ako noon, naka-check-in din ako sa hotel nearby our house. So tuloy yung transactions ko. Gumagamit ako. Naisipan ko pumunta sa simbahan, sa St. Paul Parish, which is nearby our house. And na-check ako, may nag-a-announce ng evangelization. Since wala naman akong ginagawa, why not? Punta ako. There's nothing to lose. Total, bored na ako sa buhay ko. Makikinig lang ako. So nagkaroon ako ng community. That was 1994, November, when natapos yung community. Then, 1995, dumating dito si John Paul II. So very timely. Everything started from there. Yung pakikinig ko lang. Tapos, there was a calling during that time for vocations. Yung 1995, World Youth Day here. Doon sa community namin. Hindi ako tumayo. Merong pagtawag kasi parang ang labo yata, di ba? May pagtawag sa pagpapare. Pero alam ko na kung gusto ko ibigay yung sarili ko, kailangan ng pare kasi yun ang nakita ko during that time. Eh. Parang wala naman nagagabay sa amin. Eh. Before that time, nagbigay na ako ng intention ko para lang sumali sa pre-formation. Andun ako sa pre-formation na. Pero sabi sa akin ni Father Arrieta, Capuchin from Lourdes, sabi, walang problema ito. Attend ka lang. Magsisharing tayo. Hanggang sa dun nabuo yung pag-iisip ko. Pwede siguro kasi tinanggap nila ako. Sabi sa akin nung kasama kong sa itinerant group, gusto mo pumunta sa World Youth Day? Eh, problema yun kasi may kaso ako. Paano ako makakalabas? Hindi, ang tanong lang naman, gusto mong pumunta? Kasi naniniwala ka ba na pag ginusto ng Diyos, makakapunta ka? Eh, paano kung di ako makapunta? Sayang yung pera, di ba? Kasi mag-advance kami ng pera. 2 weeks na lang, problema na ako kasi fully paid na ako, may visa na ako, eh may kaso ako, paano ako makakalabas? Sabi, 1 week before ng alis namin, tinawagan ako dun sa korte, na-dismiss daw yung kaso ko. Coincidence ba ito? Or ano? Medyo ganun ako eh. Hindi ako basta-basta maniniwala eh.
Eh di syempre, magkahalong ligaya, bahala na, hindi ko maintindihan yung iniisip ko. Basta papunta ako ng Paris. Anyway, during that World Youth Day, tumayo ako. Bahala na, sabi ko, hindi ko alam, bagsak nga ako sa theology, di ba? Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na mag-philosophy, mag-theology. What more is, magiging pare. Hanggang sa pinadala ako sa Rome, iniisip ko pa rin, baka naman hindi ako tanggapin, di ba? In-interview ko, sasabihin ko yung katotohanan, ano yung background ko. 2008, ako na-ordained dito sa Archdiocese of Manila. Well, in fact, yun yung huling struggle ko. Kasi, i-ordain ba nila ako pag nagsabi ko ng totoo? Yun ganun eh, sa bishop, di ba? Kasi you have to be interviewed by the bishop. Ang sabi na, congratulations eh. Dinala ako sa prison ministry. Yan ang una kong ministry. Well, I'm very happy at of course, looking back, may mga realization eh. Hindi mali yung nangyari. Of course, mali ako. Pero sa mata ng Diyos, everything has its purpose. Kasi ngayon, katulad niyan, una sa jail ako, di ba? Tapos sa mga inaalihan naman sa mga espiritu. Tapos ngayon sa mga addict naman. First, I see to it na yung mga facilitators namin are not like just teachers or just facilitating. They have to show empathy. And number one sa akin is yung makita nila yung pagmamahal sa kanila. Itong mga drug dependents. And they have to speak the same language as they speak. Wala namang makakaunawa sa drug addict eh.